This video guys, pag-usapan naman natin ang piyansa or bail, cash bond. Okay? So ano ang mangyayari kapag na-violate mo ang condition ng bail or ng bond, ng cash bond? So yan, kung first time ka sa aking channel, no, ako nga pala si Pulisya ko, ang iyong lingkod. Isa po tayong criminologist na andito sa YouTube. Okay guys, so maraming nag-aakala na kapag nakapag-bail na ang isang akusado ay okay na, kumpiyansa na, parang baliwala na. So hindi po ganun yun. Instead na kapag kayo ay nakabail ang isang akusado, ay lalo kayong maging maingat sa inyong paggalaw. Kasi anytime na magkaroon kayo ng violation, lalong-lalo na kapag other case siguro, no, at lalong-lalo na doon sa kondisyon ng bail, ay maaaring ang akusado ay iwaran at ibalik sa kulungan. At ang masama pa niyan, yung binayad na bail ay forfeited in favor to government. Okay, yan po ang bail. So ito kasi yung bail ang parang collateral mo lang, cash bond. Kumbaga sa ano, temporaring kalayaan lang ang ibinibigay dito sa akusado habang nililitis o habang dinidinig yung kaso. So ang mga mabigat na dahilan dito, kapag ikaw ay nakakasban, para baka mabayulit mo or maporfit, baka iwarant yung suspect yung hindi magpakita ng suspect doon sa trial court. Kapag may hearing, pag hinanap ni judge, so where is the accused? O kapag hindi maipresent ng kabilang panig, so may discretion ang judge na mag-issue ng warrant. Siguro sa mga unang pagkakataon, kung valid naman, pwede yon. Sabihin natin may sakit or may emergency, may lakad mas sa malayo, in behalf of akusado, andoon yung kanyang abogado, pwede yon. Pero not all the time. Mayroong pagkakataon na kahit nandyan yung representative ng accused, hahanapin pa rin talaga yung accused. So kapag nakita ni judge yun na failure ang appearance ng accused, so maaaring i-forfeit talaga yung bail at mag-issue ng warrant. So alam nyo naman, may ibang video natin ang warrant, no? Marami tayong video dyan regarding sa warrant, kung paano siya. Kaya guys, kapag nakabail ang isang akusado ay hindi pa natatapos doon ng kaso. Kumbaga sa ano, umpisa pa lang ng kaso. Mahaba pa ang lalakbayin niyan bago matapos. Okay? So kaya wag kayong magkumpiyansa kung nakabail lang kayo, unless na-ready kayong harapin yung warrant. So alam nyo naman natin, kapag nag-warrant, pag nagtago ka naman, ay ang akusado magiging wanted. So wala ka ng chance na manalo sa kaso. Kaya kung samantala kapag nakabil ka, mas maganda huwag kang a-absent, magiging detalyado ka sa mga hearing, lahat ng hearing. Dapat hanggat maaari, andoon yung akusado. Kapag anytime na may tinanong si judge, so, at hinanap yung accused, nandyan. So walang dahilan para bawiin yung bail, para mag-issue ng warrant. So hanggang matapos. Huwag kayong mag-alala, kasi kapag natapos naman yung kaso, kahit anong kahinatnan yan, kapag tinapos nyo yung kaso ng akusado, maging guilty man ang akusado or not guilty or na-dismiss,
So may proseso para i-withdraw o para i-refund yung bail. Okay? May proseso. So iaano natin 'yan. Bibibidyos natin dito hiwalay kung paano mag-withdraw ng cash ban o paano i-refund sa akusado ang ban kapag siguro pag natapos na yung kaso. Yun. So alamin niyo lang natin kung paano mag-refund. So gagawa tayo ng another video kung paano mag-refund ng cash ban. Okay? Yung cash ban lang po ah, yung another ban, yung mga surety ban, hindi na mababalik 'yun. Di ba? Yung cash ban lang ang kaya pag lagi magbaban kayo, laging cash ang gamit. Mas maganda cash ang gamitin. So yun guys, huwag na nating pahabain tong video to. So kung meron kayong mga katanungan regarding sa mga information na related sa kaso, so pwede nyo kayong mag-PM sa ating messenger, no? Policiaco ang pangalan. Ito nang pangalan na to, Policiaco. Hanapin nyo na lang sa FB or sa ating messenger para kung sakali magkapag one-on-one tayong tanong. Kung may mga bagay-bagay na hindi kayo maintindihan regarding sa kaso. Maraming salamat po at hinihingi ko ang inyong support sa ating small channel, no? At maaari lamang na mag-subscribe kayo at i-click ang notification bell para siyempre kung updated kayo, kung meron tayong araw-araw tayong nag-a-upload ng video from time to time. So, wala nga lang oras, no? Hanggat may pagkakataon, mag-a-upload ng video. So, maraming salamat sa mga support nyo at pag-share nyo sa ating video, no? So, nasa 10,000 subscriber na tayo. So, marami-rami na guys. So, maraming salamat sa pagsusuporta nyo at pagsishare nyo at pagtitiwala sa ating channel, no? Yan po ang patuloy po tayong magsiservisyo ng libre dahil sa inyo. So, maraming salamat. Sa at muling nagsasabi, ako nga pala si Policiaco at hindi lahat ng criminologists ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching. At see you again guys, my next video. So, message lang kayo, mag-comments lang kayo dito kung mayroon kayong katanungan. From time to time, sasagutin natin yan. So, pag may oras tayo, may free time tayo, no? At welcome din po kayo sa aking Facebook or Messenger. So, aantayin ko po kayo kung mayroon kayong mga katanungan. Mag-connect lamang. So maraming salamat. See you again my next video.